kailangan na namin munang mag-grocery at makapagsapalaran sa labas. Kung hindi lang talaga kailangan is hindi talaga kami lalabas. So, kailangan namin lumabas. Dahil wala na talaga kami dito, especially sa buong panghugas ng kamay. Sa buong panghugas ng plato, wala na kami mga ganun. Kaya kailangan na namin magpunta sa grocery store at pipilitin namin maging mabilisan lang itong aming pag-grocery kahit kasagsagan ng init ng araw. Kasi nag-chat sa akin yung isa kong kumari na may isang grocery store na hindi masyadong matao. So, nagmamadali na kami na doon na lang kami bibili. And ngayon lang ulit, after halos mag-1 week na itong ano, halos mag-1 week ng quarantine na to, ngayon lang ulit ako makakalabas, as in titingnan ko yung situation din sa labas. And never ever ko pa na experience, or syempre tayong lahat never natin experience yung ganito situation, and parang nakakatakot at nakakapanibago, pero lahat yan makukuha natin sa dasal. Hi everyone, good morning. Grabe, naligo na ako ng pawis at naligo na rin ako ng maaga kasi kami ay mamamalengke ngayon ng aking hubby. Nandun na siya sa labas, pero nagwawalis pa siya sa kanyang paradahan para daw malinis muna. And ito, syempre magbablog muna ako. Tapos inintay ko na lang yung tawag niya. Gusto ko sana mamalengke sa ibang bayan kasi mas komportable ako mamalengke doon. Ang problema is hinahanapan talaga ng ID, pero talagang tagaroon ako sa bayan na yon. Ang problema is pinapalitan ko na lahat ng ID ko ng address dito. Eh napakahirap at napakakomplikado kasi sobrang layo ng pamilihan dito, and wala rin kaming assurance kung open sila at ano ang mga requirements. Pero wala tayong choice. Maganda na rin yung para sa kaligtasan ng bawat isa o ng mga mamamayan ng bawat bayan, kaya naghihigpit sila. And kailangan ko talaga kasi bumili ng mas maraming gulay and isda. Siyempre, importante din ang pagkain pag hindi tayo lalabas. Paano naman tayo makakain niyan, no? Kaya yan, makikipag-sapalaran tayong lumabas at napaka-komplikado talaga ng situation ngayon. Basta palagi tayong mag-iingat at sumunod tayo sa batas para matapos na to at mawala na sana itong problema nating kinahaharap. Kasi lahat tayo dito is apektado talaga at lahat din tayo is nahihirapan. Kaya, ayan, buti kahapon, nakapag-grocery ako kasi yung pinag-groceryhan ko is along the highway lang. And ayun, thanks God. At doon sa pinag-groceryhan ko is walang masyadong tao. Unlike sa mga malalaking grocery store kagaya ng Pure Gold at saka yung isa pa, nakalimutan ko na yung pangalan ng isa, is mahaba talaga yung pila. Kaya, buti na lang doon. So, ayan. Okay, sige. Ayan, alis na kami ng aking jowa. At ready na kami. Diyos ko po, napakahirap ng ating situation ngayon. Kaya sana dasal-dasal lang tayo at makiisa sa mga rules ng batas natin para matapos na to. At sabay-sabay na tayo maging masaya. So, ayan na guys. Kami ay aalis na. At hihilang ako. Baka kasi biglang pag ano matagalan dun maghintay, no? So, kailangan umihi muna ako. And, nagkape na rin ako at saka nag-almusal. Wow, parang pumuputi yung face ko. Meron akong bagong ginagamit na facial wash. And sobrang mild lang niya and sobrang tipid niya rin yata. Kasi konti lang yung ilagay mo is matipid na siya sa face. Yan, parang pumuputi ako. Hindi yung chikinini akin, agad ako nalanggam na maliit. So guys, tara na, tayo'y mamalengke na at wala na tayong magkakain habang tulog pa ang aking mga kaamuhan. Let's go. Wait, mag-ano pala ako ng mas. Kailangan pala natin ng mas. Hoy, magwalis ka muna doon sa ano, harap tsaka sa labas. Yung terrace, huwag muna unahin yan. Dryan na! Okay guys, ready na ang aking mga mas, dalawa ng aking jowa. And see you later! Malapit na kami sa bayan ng Silang. Actually, nandito na kami talaga. Pero malapit na kami sa may palengke. Ganyan na talaga kaluwag.
situation dito. As in. Oo nga eh. Napakaganda ng kaulapan, no? Ganda ng weather. Yan, lahat talaga wala. Walang biyahe, jeep, bus, tricycle. Lahat bawal. Kaya nakakalungkot sa mga walang sasakyan or masasakyan na gaya nito, gustong mamalengke. Sacrifice talaga. Ayan guys, nakapamalengke na tayo, no? Yan, madami-dami din. Tsaka ayan. Tsaka, nasa na? Ito. Nandito. Ayan. Pero bago ako nakapasok ng palengke, is kailangan yung papel na, ang tawag doon? Entry, parang ganon. Galing sa barangay namin, eh, alam niyo naman yung barangay namin is napakasipag, so wala akong na-present noon, and buti na lang is napakiusapan ng aking asawa yung pinaka-head doon ng nag-aayos na makapasok sa may palengke, kasi saradong-sarado yung palengke ng bayanan sila. And buti na lang is napakiusapan ko yung ng asawa ko yung si kuya doon, kaya ako nakapamalengke. Gusto ko na nga sana umuwi eh. And ayan, kahit papaano, nakapamalengke na rin tayo ng mga gulay, tsaka isda. And bumili rin ako ng pangpansit canton, at tsaka tinapay na rin, para na ako magkukulap sa sobrang hirap ng pagbibitbit, paikot-ikot, pamimili, and ang daming tao. Mas bukas daw, mas magiging komplikado pa, kaya yung iba sinasabihan na mamalengke ng marami. So yun guys, sobrang complicated ng sitwasyon talaga ngayon, but kailangan nating sumunod dahil rules is rules, and para sa kabutihan naman ng lahat. At ngayon ay pauwi na kami, thanks God. Ay, Diyos ko. After nito, baka sa GMA na lang ulit ako, sa ibang bayan na ako mamalengke. Kesa dito sa may bayan namin mismo sa Silang. Sobrang hirap talaga. Sobrang nag-crave ako sa pansit bacon. Ayan. Nagluto ang inyong mama. Nausok pa. Kasarap. Sobrang nag-crave ako. Kalahating kilong bihon lang yan, guys. Ayan. Nausok pa. Kaluluto lang. Sarap-sarap. Luto na ang aking sinukmani. Yan, guys. Biko kung tawagin ng iba. Pero sa amin dito sa Silang, ang tawag ay sinukmani. Yan. Ready na ang aming merienda kasi kami manunod ngayon ng Korean novela. So, niready ko na. Tapos may ulam na rin kami. May kanin na rin para mamaya, para tuloy-tuloy ang panunood natin ng Korean novela. So, yan ang aking special na sinukmani. Na, ang dami ko talagang white hair, nakakainis. Masyado na akong pinapatanda ng aking mga white hair. Pangot na ng dulo ng buhok ko. Bala ko talagang magpa-Brazilian. Ayoko na magpa-riband kasi masyadong naluluto yung ko, yung hair ko. Sa sahod, sa... Ba? Ha? Nalo ko ba? Ay, sorry. Oh my goodness. Sorry. Malikot din eh, no? Sa susunod na lang na sahod, magpapaano ako. Magpapa-Brazilian ako. Tapos kayo, dra, palilinis ako ng Papa-Brazilian din ba kayo? Papa-anohan ko kayo, papapastahan. Malaki-laki sa Saudi natin, guys. Meron na akong unang kasi inaantok ako habang straight na yung aking hair. Yan, nangangalahati na. Ayan, maya-maya is siguro tapos na ito. May pupuntahan kasi ako. Kaya ako nagpapaganito. Sabihin ko na lang sa inyo mamaya tapos nito, ha? Ayan na ang aking hair. Sumusunod. Sa galaw mo, sumusunod. Charot! Sana laging ganyan yung hair ko. Kaganda, no? Kaso lang, ayoko na talaga ng blonde. Gusto ko na talaga is black. So, ayan. Ayan. Ang ganda ng hair ko. Bagsak na bagsak, oh. Tingnan nyo naman. Ayan, oh. Ganda! Ganda-ganda, no? Sana laging ganyan yung hair ko, no?